Morning! Welcome to our ATC News Today. At ang topic natin ngayon ay How to avail 8% income tax rate. Okay? The legal basis for 8% income tax rate availment ay Revenue Memorandum Order 23-2018. At before po natin i-avail yan, tignan nyo muna po sa legal basis na to kung tayo ba ay qualified. Kasi pang mga individual taxpayers lang po yan na nagahanap buhay, nagbe-business at mga practicing professionals. Hindi po lahat qualified mag-avail. Kung qualified po tayo, ito po yung tatlong ways to avail the 8% income tax rate. Number one, yung mga magbe-business pa lang at magre-register sa BIR, pwede po natin i-avail ang 8% income tax rate using the BIR Form 1901. Okay? Kaya nga lang po, take note, once you avail the 8% income tax rate this year and the succeeding year, irrevocable na po yun or pera bawi na sa isang taon. Hindi po tayo pwedeng papalit-palit ng 8% income tax rate to graduated tax rate or 8% income tax rate during the current year. So 8% po tayo income tax rate during this current year, 2018. At next year po, pwede tayo magpalit using the graduated or kung mag-a-avail kayo, another set na naman ng availment ng 8% income tax rate. Okay? Or, yung mga existing business na po, pwedeng gumamit ng 1905. Ganito ang problema. Hindi na po namin nire-recommend yung BIR Form 1905 sa mga existing business to avail the 8% income tax rate. Why? Ganito po. So, from your office, from your business, sasakay ka ng jeep or tricycle. Tapos, traffic. Tapos, mamamasahe ka. Tapos, umuulan. Tapos, pagpunta mo ng RDO mo, puno, ang daming tao, hangaba ng pila, naubos yung isang araw mo sa madaling salita. Hindi na po namin inare-recommend yung 1905 sa mga existing business because po, hassle. At time-consuming. Inconvenience. Okay? Another way, ano pala sir yung recommend mo? Another way, may isa pa tayong way. Another way, second way ay using the BIR Form 2551Q, yung bago ng form. Ganito rin problema. Whether you filed 1905 BIR form sa mga existing business or yung BIR Form 2551Q, magpa-file ka pa rin ng 1701Q kasi subject tayo sa income tax using the 8% income tax rate. So, bakit ka pa mag-fill out ng 1905? Mag-fill out ka rin pala ng 1701Q to avail the 8% income tax rate. O, bakit ka pa mag-file ng 2551Q? Kasi pa nag-file ka ng 2551Q, zero yan. Because the 8% income tax rate option is not subject to percentage tax. Subject lang tayo sa 1701Q. At kapag na-avail na po nyo yung ating 8% income tax rate, no need to file further or in the succeeding quarters the BIR Form 2551Q during the current year of our option of 8% income tax rate. So hindi na po namin din nire-recommend yung BIR Form 2551Q kasi kapag nag-zero po yan dahil wala kang babayaran, dahil 8% income tax rate ka, automatic po kailangan nyo i-file yan using BIR forms online. Because no payment return. And once online, always online. Hassle ka pa. Hassle, inconvenient. Whether you file 1905 or 2551Q, mag-file ka na lang po ng 1701Q kasi dito, ito lang din po ang pa-file nyo. Magbabayad ng income tax. May 8% income tax rate option din po dito. So, wag na po kayo mag-file. It's either lang sa tatlo. Kaya lang hindi namin nire-recommend yung itong number 1 option at number 2. Number 3 na lang po. Hassle-free. Okay? Isang lakaran lang. Isang puntalan ng bangko. Isang trabaho lang. Okay? And if you have further questions regarding our topic today, please send a message on our Facebook page or comment below po. At mag-reply po and thank you for inquiring. At if you want to learn further sa mga taxes for using the 8% income tax rate at other tax updates, we are inviting you to attend our train law and other tax updates. May computation po doon ng withholding tax on compensation doon po sa ating RWB seminar workshop, train law and other tax updates.
Tuturuan po namin kayo mag-compute ng withholding tax compensation at yung mga train law po and other tax updates natin. At maraming salamat po. Be educated, be empowered.